Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, binibining Michelle Akala at mga kaklase. Kami ang ikawalong pangkat at bago po namin simula ng aming pagtatalakay ay inaanyayahan po namin kayo na kami ay samahan sa isang panalangin. Diyos na banal, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa aming lahat upang makapag-aral. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng isang guro na matiyagang hinuhubog ang aming isipan sa araw-araw. Salamat din po sa aming mga magulang sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan. Kabayan naman po ninyo kami upang makita ng aming mga mata ang mga aral na ibinibigay ng aming tagapagturo. Bigyan niyo po kami ng talas ng isip upang matalo sa mga bagay na kailangan naming malaman. At nubayan mo po kami sa aming mga landas na piniling lakarin. Wala po kami magagawa kung walang iyong tulong at mga pagpapala. Gabayan din naman ninyo ang aming guro upang maibigay niya ng lubusan ang mga paliwanag na aming kakalanganin sa pagharap sa kinabukasan. Bigyan din naman ninyo siya ng matiyagang kalooban upang mapatawad ang aming pagkukulang. Sa harap ninyo at sa inyong bugtong na anak, inaalay namin ang araw na ito. Amen. Muli ay magandang araw sa inyong lahat. Bago po tayo dumako sa aming pagtatalakay ay meron po kaming inihandang gawain. Pamilyar ba kayo sa larong ito? Ang larong ito ay tinatawag na 4 Picks and 1 Word. Sa larong ito ay makikita ninyo na may apat na larawan. Ito ang magsisilbing gabay upang mabuo ang isang salita na dapat ninyong isagot. Sa bahaging ito naman ay makikita natin ang mga kahon. Ang bilang ng kahon ay ang bilang ng titik ng salita na tumutukoy sa apat na larawan. Kung kaya, ikaw ay dapat maging mapanuri at mabilis dahil ikaw ay meron lamang 10 segundo upang mahulaan ang bawat isa. Maghanda na at sisimulan na natin ang ating laro sa bilang ng 3, 2, 1. Bagbati, dahil tama ang mga sagot mo, ikaw ay nanalo ng house and lot mula sa Camellia Homes at 1 million pesos. Pagbati, at doon ang tatapos ang ating laro. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan. Ang variety ay nahati sa dalawang uri, ang permanente at ang pansamantala. Ang variety permanente ay likas at bilang ng sino mang tagabasa o tagapagsalita. Kabilang ang dialect, Ecolect at Ethnolect sa Barayteng Permanente. At ito ang ating tatalakayin ngayon. Ano nga ba ang dialect? Ang dialect ay variety ng wika na nilikha ng dimensyong geographical. Ito ay resulta ng pagbabago ng isang wika na ginagamit sa iba't ibang paraan ng mga tao sa iba't ibang lugar. So, ang isang wika na ginagamit sa isang particular na mga lugar at sa iba pang mga lugar
ay maaaring makapagdulot ng tinatawag nating variasyon. At bilang halimbawa, ang Tagalog na wika dito sa Pilipinas ay hindi lamang nananatiling Tagalog dahil ginagamit ito sa iba't ibang lugar. So marami tayong iba't ibang anyo ng Tagalog, iba-iba ang paraan ng paggamit, ng pagbigkas at ng bokabularyo dahil ginagamit nga siya sa iba't ibang lugar. Iba ang Tagalog sa dialect na Tagalog Batangas. Ang Tagalog Batangas ay dialect na. Ang Tagalog Bulacan at Tagalog Bataan ay mga dialect na nabunga ng pagbabago kung saan ginagamit ang wikang Tagalog. At ayon sa manunulat na si Curtis McFarland, isa sa may akda ng Diksyonaryong Monolingual sa Filipino na nahahati raw sa tatlong uri ang dialect. Sa dialect na sosyal, distritong dialect at dialectal na variasyon. Sa dialect na sosyal, dito nagkakaroon ng pagkakaiba sa ginagamit na wika ng tao. Kahit nasa isang lugar daw ang mga tao at mayroong wika o dialectong kinalakihan, nagkakaroon pa rin ng pagkakaiba sa ginagamit na wika ng mga tao ayon sa katayuan sa lipunan o trabaho nito. Para bang nagkakaroon ng antas ang salita ayon sa kalagayan sa buhay. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawa. Ito ay ang diskretong dialect. Ito ay sumasalamin sa direktang pagkakaiba ng mga dialekto o wika mula sa iba't ibang lugar. Madaling malaman ang pagkakaiba ng mga wika dahil laganap ito sa maraming lugar sa Pilipinas. Narito ang mga halimbawa. Kung sa Tagalog naman ng lima, ito ay numero. Sa Ilonggo naman, ang lima, ito ay daliri. Sa Tagalog naman ng malibong, ito ay pagnanasa. Kung sa Bisaya naman, ang malibog, ito ay malito. Sa Tagalog naman ng langgam, ang langgam ay ito ay isang insekto na may anim na paa. Sa Cebuano naman, ang langgam, ito ay isang ibon. Ang pangatlo naman ay ang dialectical na variasyon. Ang focus dito ay ang pagbabahagi ng salita o distribusyon ng ilang salita, accent at pagbigkas ng wika sa loob ng isang language area. Ito ay naiiba ang accent, punto o tono ng pagbigkas ng salita kahit na pareho naman ang wikang sinasalita. Narito naman ang halimbawa ng senaryo ng dialectical na variasyon. Abay, gumaganda ka ngayon eh. Lagi kong napapansin eh baga gumaganda ka. Ala eh, ano ba ang iyong sikreto? Ang mga taga Quezon ay gumagamit ng baga sa kanilang Tagalog. Habang ang mga Batanggenyos naman ay may matigas na pagbigkas at diin sa mga salita. Ang mga Bulakenyo naman ay mayroong malumani na pagsasalita ng wikang Tagalog. Ano nga ba ang ethnolect? Ang ethnolect ay tumutukoy sa pangkat etniko. Ang salitang ethnolect ay hinango sa pinagsamang etniko at dialect. Ethnolect ang tawag sa wika na ginagamit ng mga katutubo. Sila ang tinatawag na etnolinguistikong mamamayan. Marami sa mga wikang ethnolect ay halos namamatay na o bihira na nating marinig dahil karamihan sa mga katutubo ay lumisan na sa kanilang lugar dala ng kahirapan sa buhay. Naging salitang Tagalog na ang kanilang pangkaraniwang ginagamit lalo na sa mga batang miyembro ng kanilang pangkat. Muli, ang ethnolect ay tumutukoy sa lingwahe ng mga pangkat etniko. Ngayon ay ating kilalanin ang mga pangkat etniko na gumagamit ng wikang ethnolect. Una ay ang Occidental Mindoro kung saan naninirahan ang mga Mongyan. Tinatawag ang kanilang pangkat na mga Hanuno. Pakinggan at ating obserbahan ang kanilang ethnolect. Magkunkuno si Altang ni Katang madilingban ni Ulang madikagnan og saliwya di huywan mga bugtong lumbadan. Marmay di ko si Hudmay Mayot taga Tabtabong kuwa 53. Ako hanuno umang yan dito sa Tabtabong mula panoon sa kanununuan dito na ako pinanganak ng aking mga nanay. Narito ang ilang mga salitang kanilang ginagamit na ethnolect at ang kaukulang translasyon nito. Kanwatan o kain tayo, sakboy o tuloy po kayo,
paduksay o brother, masine o maganda. Sunod naman ay ang mga tausog na matatagpuan sa kapuluan ng sulok. Pakinggan natin ang kantang balileng na isinulat sa wikang tausog. Bila na balileng layo-layo, ilan sa kanilang talasalitaan. Hiyap di ako, na nangangahulugang gutom ako, iliyaol ako, pupagod ako, magsukol, salamat, muramurahan o walang anuman. Sunod ang mga tibuli na matatagpuan sa South Cotabato ng Mindanao. Pakinggan natin si Yegas, isang tibuli singer. Lada sebu ramang wede lak ben ho sen kuyang kum nom lu mayu kanabam bernin dan melikan buka eba dan ngata umiman belik si bunga le nawale namla amayu konabam de enu unung semegulang kun. Narito ang ilan sa kanilang talasalitaan. Hiyup lapos na nangangahulugang magandang umaga, taibong nawa koy o salamat, tikang nawa o matapat, lat nawa o kalungkutan. Ang aking nabanggit ay ilan lamang sa mga pangkat etniko sa ating bansa. Ngunit, nakalulungkot na marami sa ating wikang etnolek ang halos namamatay na o bihira na lamang nating marunig. Dahil karamihan sa mga katutubo ay lumilisan ng lugar dahil sa kahirapan. Ang iba naman ay dahil nakakaangat na sa buhay ay lumilipat na sa Sudan. Sa kanilang pangingibang lugar ay tuluyan na rin nilang nawawaglit ang paggamit ng kanilang katutubong wika at napapalitan na ito sa salitang Tagalog o kung anumang wikang ginagamit ng lugar. Ngayon naman ay aking tukuyin kung ano nga ba ang Ecolect. Ang Ecolect ay tumutukoy sa mga salita, tataga o mga parilalang ginagamit ng bawat miyembro ng pamilya sa loob ng bahay. Ito ay ang mga nakasanayang tawag sa bawat miyembro, bahagi ng tahanan, ang kanilang mga gawain sa loob ng bahay. Tinatawag rin itong mother tongue, unang wika o inang wika. Ang Ecolect, mother tongue, unang wika o inang wika, iisa lamang ang ibig sabihin o iisa lamang ang ibig ipahiwating ng mga salitang ito. Ang mother tongue ay ang sinaunang salita ng ating nakagisnan sa loob ng ating tahanan. Mga salitang sa tuwin ay laging sambit ng ating mga magulang. Mula sa ating kamusmusan, tayo ay may sariling dialekto o ecolect na iwika. Ito ang karaniwan nating ginagamit ng pakikipagtalastasan sa ating komunidad. Sa ating paglaki at pagkakaroon ng ibang uri ng kapaligiran, nahuhubog ang kaisipan at karunungan. Kasabay nito ay ang pagkakaroon ng iba pa o karagdagang dialekto ng ating natututunan. Narito ang mga halimbawa ng Ecolect. Una ay ang palikuran o tinatawag natin na banyo o kubeta. Tatay na naging erpat. Tagpo ang lugar na naging highball. Kaibigan o naging dobarkad o beshi. Ngayon naman ay ating bigyan pansin ang kahalagahan ng Ecolect. Ang lugar at katayuan sa buhay ang may pinakamalaking influential sa Ecolect na wika ng isang tao.
Maliban sa wikang Pilipino, ito ay nahahaluan natin ng mga iba pang banyagang pananalita na ayon ang dialekto natin sa uri ng mga tao na ating nakakasalamuha. May mga ekolek na Pino at minsan naman ay mga Magaslaw. Sa pagdanda ng bawat individual at pagbago-bago at lalong dumadami ang ekolek na wikang gamit. May mga iba na nagiging mabili sa mga salita ng kanilang binibigkas. May mga wika na di na magandang turturan ng matanda, lalo na kapag yung makabagong lingwahe ng mga kabataan. At dito na po tatapos ang aming pagtatalakay. Nawa ay marami kayong natutunan. Muli ay magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa pagtutunan.